So ayan, magandang araw. For today's video ay gagawa ulit tayo ng ganito kasarap at kalambot na Spanish bread at lulutuin natin ito sa kawali at syempre sa oven din. Kaya wag na nating patagalin. So gawa muna tayo ng dough. Para sa dough ay gagamit ako dito ng 1/4 cup ng white sugar. Pasensya na kayo, medyo malakas ang ulan kaya medyo maingay. And then 2 teaspoon ng yeast. Lalagay tayo dito ng 1/2 cup ng tubig. So haluin lang natin ito. Kasi usually, mabilis po mag-effect ang yeast kapag hinalo natin ito sa tubig at asukal. So haluin lang natin ito. And then ilalagay na natin ang 1 teaspoon ng asin and 1 tablespoon ng vanilla extract. Okay, so haluin natin ito hanggang sa matunaw yung asukal at asin. And then maglalagay tayo dito ng 1/4 cup ng margarine. So, kung wala kayong margarine, may lard kayo, or may butter, pwedeng-pwede na po yan. And then, 1/4 kilo ng all-purpose flour or first class flour, mas maganda. So, haluin lang natin ito hanggang sa makabuo tayo ng malambot at magandang dough. Okay, so ngayon naman po ay mamasahin or ininid lang natin ito. So, mayroon lang ako ditong extra na harina or flour para pang dust-dust natin habang nagmamasa para hindi masyadong madikit at malagkit ang ating masa. So, basahin nyo lang po ito ng ganito. Siguro mga 5 minutes. Depende sa pagmamasa nyo kung mabilis, edi mas maiksing oras. Hanggang sa ma-achieve natin yung ganito. So, hindi na siya gaanong madikit. And then, hindi na rin po siya napupunit yung ating dough. Pwedeng-pwede na to. And then, ikakat natin ito kung gaano kalaki ang gusto nyo. So, set aside muna natin ito at gagawa naman tayo ng palaman. So, para sa palaman ay gamit ako dito ng 1/4 cup ng white sugar, 1/4 cup din po ng breadcrumbs. Kung wala kayong breadcrumbs ay kung meron kayong tinapay dyan, i-toasted nyo lang tapos pukpukin nyo, ilagay nyo sa isang tela o sa isang plastic and then pukpukin nyo po siya para maduro. Yan, may breadcrumbs na po kayo. And then maglalagay din tayo dito ng 1/4 cup ng third class flour or all-purpose flour. At saka 1 tablespoon ng powdered milk. Pwede kayong gumamit dito ng isang pack ng kay, ng Bear Brand Swak. Ayan, sinabi ko na yung brand. And then 1/2 cup ng, 1/2 po ito ah, 1/2 cup ng margarine. So, mix-mix lang natin ito hanggang sa mag-combine talaga silang lahat at makabuo tayo ng magandang paste para sa ating palaman. So, dapat po ganito ang consistency ng paste natin, mga mare. So, ayan, grease muna po natin ng oil or ng margarine yung mga pana gagamitin natin sa pagluluto ng ating mga Spanish bread. So, nakita nyo po, napakaganda po ng ating dough, napakalambot. So, ito na nga, magpapalaman na po tayo. So, mga mare, ganito lang po ako magpalaman ng Spanish bread. Ayan, para sa akin po ito ang mas madali. Pero kung kayo, may sarili kayong technique, pwedeng-pwedeng pong gamitin ang technique nyo sa pagpapalaman. Kung gusto nyo pong magnegosyo ng ganito, so adjust nyo na lang po yung mga sangkap natin. And then, pagugulungin po natin ito dito sa ating breadcrumbs. Actually, hindi naman po ito matakaw sa breadcrumbs. Marami pang matitira dito. So, kailangan po mag-lock po yung ilalim ng ating Spanish bread para hindi po siya bumuka. So, parang ganito. Palamanan natin to. So, kailangan po malaki yung ilalim. Hawakan nyo lang itong ilalim. Para hindi po siya bumuka kapag niluto na natin. Okay. So, ito na nga po yung ating mga Spanish bread. May palaman na to. Ilalagay na natin ito sa pan na gagamitin natin. Okay. So, syempre, yung mga wala pong oven, ilulutuin natin ito sa kawali. Pero, syempre, lagay muna natin ito sa isang pan na magkakasya sa kawali. Lagyan natin ng space para yung sa pag-alsa niya. And then, syempre, ito rin i-bake natin sa oven. Dapat may space din. Paalsahin natin ito kahit mga isang oras. Kung gusto nyo, 2 oras para malaki talaga yung Spanish bread nyo. Okay, so ayan, after 1 hour ng pagpapaalsa, ito na nga siya. Medyo umalsa na siya. Okay, so habang ginagawa ko po ito, ay syempre, pinapainit ko na po yung kawali. Kailangan po din kasi mainit din yung kawali na paglulutuan natin bago natin ito ilalagay. So, painitin natin kahit mga 2 minutes, pwede na yan. At syempre, preheat din po natin yung oven na gagamitin natin kahit mga 3 minutes. Isasala na natin ito dito sa ating pinainit na kawali. So, bake natin ito ng mga 10 to 15 minutes po. Sobrang mahinang apoy lang para hindi siya mabigla at masunog yung ilalim. And then ito, ibibake natin ito sa ating 150 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes. So, yan, automatic pong mamatay po yung oven natin kapag na-reach na po yung specific time na sinet natin sa timer. So, ayan, luto na nga po ang ating Spanish bread na niluto sa kawali.
At ito na ang ating Spanish bread. O, di ba napakalambot at masarap. Kaya dapat alalay lang yung apoy para ganito po yung ilalim niya. Mahina lang yung apoy. So, ayan mga mare, nakaluto na naman tayo ng tinapay sa bahay. O, di ba andali lang gawin. Sana po nagustuhan nyo ang recipe ko for today. Syempre, huwag nyo pong kalimutang mag-like and mag-follow. At mag-subscribe na rin kung nagustuhan nyo ang video na ito. Sana po may natutunan din kayo. Thank you for watching. Bye!